Nakita niyo na yung ating screen? Opo. Let's define the what's the meaning of measures of dispersion? Okay. Here, hindi na tayo magko-compute ng yung average. We are computing now yung variations of the data. Okay? In basis sa mean, kasi nasa center yung mean, titignan natin kung mayroong yung individual score are closer to the mean. Okay? Yan. Kasi kung malalayo sa mean, ay hindi siya consistent. Okay? Yung data natin, hindi siya consistent. Mas maganda yung most typical values. Makikita natin yung mga mean or yung mga values close to it or near to the mean. Okay? Yan. Okay, there are 1, 2, 3, 4, 5 measures of dispersion. Okay? Yan. Sinong gusto magbasa yung ating definition? Opo. Who like to volunteer to read? Opo, sir. May gusto magbasa? May gusto magbasa? Ah, sige, sige. Thank you. Measures of dispersion. The measures of dispersion or variation indicate the degree or extent to which numerical values are dispersed or spread out about the average value in a distribution. The most commonly typed measures of dispersion are range, mean deviation, or average deviation, the variance, the standard deviation, and the coefficient of variation. Okay, thank you. Yan. Ito, isusunod natin itong mga types of dispersion, measures of dispersion. The simplest formula is itong range kasi. Kasi yung range, ang formula niyan is yung highest value minus the lowest value. Yan. Example, if sa score natin is, sa quiz natin, the highest value is 20. And then yung ating lowest value is 14. Okay? What is 20 minus 14? 6. Okay? Yung range ng ating scores o yung data. Okay? Kaya lang, yung range, weak siyang measures ng dispersion kasi dalawa lang ang na-include niya. Okay? Hindi niya pinakialaman yung the rest of the data. Okay? Kaya the mean deviation, the variance, standard deviation are effective to measure the variability kasi it involves all the data. Okay? Yan. Okay, this is an example of solving the range. Okay? Ilan ang ating data dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. 11. Ang recommended natin dito lowest to highest nyo para makita nyo yung highest, okay? Or kahit hindi na rin, okay? Yan. Mas maganda kasi pag ma-compute nyo yung mean, naka-organize na kayo from lowest to highest. Yan, kasi ima-minus yung sa mean yan eh. Yan, our highest is 62 and then the lowest is 12. The range is 50. How do you interpret yung range ng ating data? Anong
Anong yung ano sir? How do you interpret yung kanyang value? Mababa ba o masyadong larger yung range ng dalawang value? Malaki, di ba? Malaki. Okay. Yan. Anong gusto nating goal natin sa range? Yung smaller or yung bigger number? Anong good value ng range? Yung mataas o mababa? Mataas po. Mataas po. Yung range? Mataas o mababa? Yung pagkunin mo ang difference ng high sa lowest? Say statistics. Anong good value? Gitna? Alimbawa sa grades ng sa isang section, sa performance, sa sales, sa profit, okay? Sa expenses, anong mas magandang statistical data natin? Mataas sa range. Okay, mababa. Okay, mababa. Okay? Kasi kung masyadong malayo yung range ng high sa lowest, yung isang data medyo hindi nag-perform ng mabuti. Okay? Yan. Example, sa quiz, okay? May naka-perfect but meron namang sobrang mababa. Okay? Marami ang 20 but meron namang nakakuha ng 5 o nakakuha ng 6. Di ba? How do you describe yung lowest na 6 out of 20? Di ba ang passing is zero base, di ba 10? Palagi, 10. Kasi yun ang pinaka-median niya. Okay? Yung 6 is below 10 na yun. Okay? Kunin mo ang equivalent niya, transmutable table niya. What is 6 divided by 20? 6 divided by 20, 0.3 times 50 plus 50. Oh, di ba? Anong transmutable niya? 65. Oo, 65. But kung nakakuha ka ng 10, okay, kasi median yan, 0.5 yun, no? 0.5. Okay, 10 divided by 20 yan eh, 0.5. 0.05 yan eh, okay. 0.5 times 50 plus 50. Yan, 75. Okay? 20 minus 6. Ilan ang range natin? 6 ang lowest, 20 ang highest natin. 20 minus 6. 14. Oo. 14. Medyo hindi maganda ang performance pag nag-measures ka ng dispersion using the range. But kung ang lowest natin ay 12. 20 minus 12, 8 lang. Okay? Ano mas maganda? Ano mas magandang range? Yung 8 o yung kanina? Yung lowest natin 6. 6 po. Oh, 6 maganda. Okay? Makita mo performance mas tinsya. Performing, nag-perform well sa quiz. Okay? Yan. Kaya mayroong mas effective ah, para maisali natin lahat ng data using yung absolute mean deviation saka yung variance ng standard deviation. Okay? This is the formula of mean division. Summation of yung values minus yung mean divided by total number of cases. Yeah.
sa formula natin, naglagay tayo ng absolute value kasi may mga negative eh. Okay? Ayan. Pag ang mga score nyo ay below the mean, negative na ang yung deviations nyo. Okay? Ayan. But isasam natin lahat yan, saka i-average natin. Kaya yun yung total lahat ng deviations ng grupo o yung section. Ano, example, oh. Ayan. First is, you should num first the mean, yung average. Okay? When you total this, 34 plus 22 plus 23 plus 27 plus 16, 35, 25, 18, 33, 37, 270 divided by 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, okay, 27. Okay, what we will do is, nakita nyo, naka-arrange na, oh, in-arrange ko na, ang lowest natin 16, ang highest natin 35 na score. Diyan sa second column, yung 11, 9, 5, 4, yan na yung mga nakuha natin nung minus natin yung mga x saka yung mean. Ano yung mean natin? 27. Anong absolute value ng negative -16 minus 27 ilan? Negative 16 minus 27. Negative 11. Ah, negative 11. Since absolute, pag sinabing absolute, lahat positive. Ang absolute value ng negative 10, positive 10. Okay? Absolute value. Yan. Kaya makita nyo, magmula sa lowest hanggang sa 37, pani-positive yan kasi absolute value of x minus the mean. Okay? Ganun din yung 18. Minus nyo. 18 minus yung mean natin 27. Ang sagot is? Negative 9. Negative 9. Get the absolute value. 9. Disregard nyo na lang yung negative. Okay? Yan. But pagdating natin sa 33, ano na makukuha natin? 33, 34, 35, 37. Makukuha na natin positive. Okay? I-check nyo. Ilan ang 33 minus 27? Yung 27 natin yung mean. Yan, 6. 34 minus 37, 7. And then, 35 minus 27, 8. And then, yung highest natin, 37 minus 27, 10. Okay? And then, pagplasin ninyo. Pag pinlas nyo yan, ilan ang total natin? 11 plus 9 plus 5 plus 4 plus 2 plus 6 plus 7 plus 18. 62. Oh, tama, 62. I-divide mo sa 10. Saan lang galing yung 10? Yung number ng x. Yung given. Okay? Kaya ang ating, yung ating mean division is 62. 6.2. Okay? Yan. Maganda ba yung value ng 6.2? Sa measures of dispersion? Okay ba yan? Mababa siya. Ha? Ah, yes, mababa. Ano ang mas good na value? Yung mababa o mataas? Sa mababa. Measures of dispersion. Mababa. Very good. Very good, mababa. Okay, good, mababa. Okay? Kasi pag mababa yan, consistent yung mga scores. Consistent. Okay? Yan. Kumbaga, sa isang grades, kung ang average nila ay 90, malalapit sila sa 90. Okay? Walang mga line of 7. Okay? Kung mayroong mga line of 8 na lowest, siguro mga 85. Pag kinuha mo yung deviations ng 85, pin lang yun.
85 minus 19, mga 5 lang yun, absolute value. Okay? Yan. But kung medyo malaki-laki ang turnout ng standard deviation mo, say, naging 8 siya, ibig sabihin yan, nasa mind mo talaga, idea mo na may mga malalayong scores sa average ng section. Okay? Most likely, mayroon mga 80. Okay? Possible pa na mayroon pang 79. Okay? Yan. Madali lang. Ima-minus nyo lang yung mga values, sabihin nyo. Then, pag nakuha nyo na yung x minus mean, absolute value, ipa-plus nyo, total nyo, divided by n. Okay? Parang kin din, yung diniscuss natin last week, yung group data sa mean, yun naman, tinatimes nyo sa frequency, di ba? Frequency sa kasal yung midpoint niya. And then, pag nakuha nyo na yung mga value niya, ipa-plus natin divided by number of cases din. Sa variance naman, i-square natin siya. Okay? I-square natin yung mga x minus mean. And then, ang denominator niya, magle-less lang tayo ng 1. Instead na 10, magiging 9. Kasi may sa formula, n minus 1. Okay? Okay, example. Okay. Ilan yung data ko? Di ba, 10? 10, 12, 9, 18, 14, 16, 14, 18, 19, 20. Okay? At tingnan nyo yung table, oh. Naka-arrange na siya. Okay? Yan. Dito parehas din para ma-disregard yung negative. Anong ginawa natin sa formula ng variance? Anong ginawa natin sa formula para ma-disregard natin yung mga negative Sir, ini-squared po. Tama, ini-squared natin. Ini-squared natin. Yung sa mean division naman, gumamit tayo ng absolute value. Okay? Yan. Pare-parehas din sila para to change the value to positive. Ay, yung mga below the mean natin, ang mean natin dito is 15. Okay? Okay, pag inad natin kasi yung mga 10 na data natin, 150 divided by 10, 15. Okay? Yan. How do you describe 15 na average? Ang highest nyo, 20. Pag-a-add po lahat ng x tapos ano yung i-divide siya by 10. Oo, tama. Di ba mataas yung average, di ba, 15? Ang highest is 20 eh. Ang lowest natin dito, 9. Okay? 9. Kaya, ilan ang mga scores na below 15? Ilan? Ilan ang mga scores na below 15? 7. 1, 2, 3. Below 15. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 10, 12, dalawang 14. Okay? 5. Kaya negative sila, oh. So yung 9 minus 15, negative 6. Yung 10 minus 15, negative 5. 12 minus 15, negative 3. 14 minus 15, negative 1. Negative 1 din. Pagdating naman sa score na 16 to 20, since above average na yung score niyan, meron na tayong positive. 1, positive 1, positive 9, positive 9, 16. 25. Yan. Square natin para yung mga negative 6, negative 5, negative 3, negative 1, mag-positive din siya. Yan. Square natin siya. Pati yung positive, square natin. Lahat. Okay. Chinik nyo, tama yung aking
sum dyan, pagplasin nyo yung 36 to 25, 132 dapat. 132. Ayan. Pag nakuha nyo na yung 132 divided by 9. Diba? Saan natin nakuha yung 9? N minus 1. Very good. N minus 1. Okay? Yan. Ang sagot natin, 14.7. Okay? 14.7. Yan. Kaya lang, ang disadvantage ng variance sa measures of variations ay square unit yan, ha? Kasi di ba in-square natin? Parang area. Di ba? Parang area. Pag ang figure mo ay square, length times width o S times sides times sides magiging square unit. Okay? Kaya para maalis natin yung squared, babalik siya sa pinaka-standard unit niya, square rootin natin. Okay? Yan. Yun ang formula ng standard division. Kaya square root ng 14.7 ay 3.8. Okay? Okay ba yung value natin na 3.8? Sa tingin nyo? Opo. Oh, very good. Yan. Bakit okay yan? Mababa po yung kanyang value. Oh, tama, mababa. Okay? Yan. Okay, nilagay ko dito pag ang variability natin mababa, anong mga kanya interpretations natin? Sino mo gusto magbasa? Yung small measures of variability would indicate that the data are? Ano, sir? Ah, sige, sige. Anong pangalan? Advento po. Oh, very good. Recitation. Thank you. A small measure of variability would indicate that the data are clustered closely around the mean, more homogeneous, less variable, more consistent, more uniformly distributed. Very good. Yan. Okay? Yan. Tama. Galing. Okay? Yan. Paano matitest kung talagang excellent yung result or very good? Okay, makikita mo yan sa measures of variations, di ba? Yan. Hindi lang sa mina, itong measures of variations ay mas magiging clear yung descriptions ng mga data mo. Okay? Yan. Kasi minsan, may limitations yung, kung minsan may limitations yung average eh. Okay? Example, yung dalawang section, lumalabas na parehas ang average nila. Okay? Sa halimbawa sa pretest, okay? O kaya sa posttest. Halimbawa ang average nila is 88, okay? But kung titignan mo yung mga result ng score, iba-iba ang variations nila. Okay? Mas maganda yung mas malalapit sila doon sa average, okay? Bakit sila nag-equal? Kasi siguro doon sa isang grupo ay mayroong mga scores na matataas. Di ba pag sa mean, pag may mataas na score, full yung score sa pataas. Okay? Yan. Yan, mas maganda yung more consistent sila. Okay? Parang kanyan eh, parang sa grades nyo, pagdating sa final, di ba? Prelim pa lang, consistent na kayo. Ibig sabihin, prelim pa lang, nakakuha na kayo kagad ng 90. Tama ba, Mr. De La Cruz? Tama. Di ba, yun yung ayos ng grades, di ba?
yun yung pinaka pinaka idea lo. Kaysa yung prelim pa lang, siyempre medyo hindi ka pa bumibelo, ang nakuha mo ang nakuha ng prelim, medyo hindi ka pa masyadong tutok sa studies mo. Ang nakuha mo mga 84. 'Di ba? Sabi mo, "Oh, ba mababa ako 84 ah. Babawiin ko ngayon na sa pre-final." Pagdating ng pre-final, bumuelo ka na, nakakuha ka na ng 90. 'Di ba? Anong gusto niyo? Yung bibuelong bigla sa dulo o umpisa pa lang bumuelo na kayo? Umpisa pa lang, sir. Oh, tama. Para hindi ka na maglalagay ng extra effort sa dulo, di ba? Pagdating sa dulo, magpupuyat ka na ng magpupuyat kasi natambakan ka na ng activity. Sir, bigyan mo naman ako ng makeup. Ayaw ko sir, sa... siyempre para mas nanay din. Ganun po. Oo. Sa mga sasabi susunod mo, na... Sir, bigyan mo naman ako additional activity. Ayaw ko matanggal sa top 10. May kuta kami sa accounting, di ba? Sino naman mo problema ngayon? Yung professor. Kasi, ahabulin yung mababa mo ng prelim, di ba? Nakuha niyo na? Nakuha niyo yung objective natin? Opo. Mag-try tayo, ah. Mag-try tayo ng problem. Ito, solvein natin to. Ilan ang data natin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano? 36, 49, 75, 29, 95, saka 99. Yung highest score natin dito, 99. Kaya lang yung lowest nating score, medyo mababa, 36. Ilan ang range niyan? 63. Okay, very good. 63, good. How do you describe yung range ng data natin? When it comes to measures of variability, yan ba yung tinatarget natin? Mataas po, sir. Oh, mataas. Oo, mataas. Sana kung bigyan tayo ng mababa, mas maganda. Okay? Halimbawa, 99 nga ang highest dito. Ito, kinuha lang natin sample, ha? Siguro mga 50 students to, kumuha lang tayong sample ng 6. Mas maganda pag 99 ang highest, ang ating lowest mga 56. Okay, kumpara mo. 99 minus 56. 43. Kanina, 99 minus 36. 63. O, di ba? Ang laki ng ating range, so 63. Okay? Kumbaga kanina, yung in-example ko kanina. Halimbawa, ang highest mo ay 92. Okay? Prelim to final. Ang lowest mo naman, 92. Ang lowest mo naman is 85. Hindi ka pa bumuelo sa prelim. Ilan ang range mo? 7. Di ba? Ay kung ang highest mo 95, and then ang pinaka-lowest mo lang 90, hindi mas maganda, mas lumiit, di ba? Yan. Kaya dito sa measures of variations, the smaller the better, the more consistent. Okay? Okay. May sabot na kayo sa mean absolute division? Negative one, sir. Kunin nyo muna yung mean niya. Pag-addin nyo lahat yan, divided by 6. 74 po yung mean. 73.83. Kailangan po ba sir naka-round off? Ha? Kasi adat di ba po, naka-decimal form po siya. But naka-ano po ba siya? Ira-round off po ba siya? O nanatili lang po yung kanyang decimal? Oh, ilagay nyo na lang yung original. Ayan, 73.2 na. 83. Oh, tama. Sige. Ang gagawin nyo, i-minus nyo na yung mga score sa mean. Saka ipagpaplasin nyo.
certify ko po sa absolute deviation. Ah, may sagot ka na? Mean absolute deviation. Negative 0.49666. Ay, dapat positive ang sagot natin? Ah, kailangan po. Okay. Oh, positive. Bali yung mga negative po dito na minus po sa mean. Ah, ay yung magiging negative, kunin mo yung absolute value. Gawin mo positive lang yan. Ah, yung mga negative po, gagawin po positive. Oo, oh, gagawin mo positive. Kasi so, yung formula natin is, yung formula natin dito, yan, summation of absolute value of x minus mean divided by n. Saka natin pa-plusin, pag-plusin. Bali 21.39 po. Yung kanya pong absolute. Tama po ba? Tama po ba? 21.39. Ginawa mo ng positive? Opo. I-total mo siya magmula doon sa pinaka lowest value hanggang sa highest. Ms. Reyes, may sagot ka na? Nag-solve na kaya si Ms. Reyes? Ms. Reyes, may sagot ka na? Wala pa po, sir. Ah, wala pa? Miss Centino, may sagot ka na, Miss Centino? Miss Centino? Rodeline? Wala pa po, sir. Sandali, kumpit lang po. Wait lang po. Sir, try po. Ano sagot mo? Yes, yes, good. 20.89 po. Anong sagot mo? 20.89. Oh, ang sagot ko, 24.17 eh. Ah, 24 po. Sige, sir. Mm-hmm.
Sir, pwede po mag-try. Ah, sige, sige, sige. Anong sagot mo? 25.92. Malapit ka na. Sagot ko 24.17. Ay, sir, hindi po ba ira-round off pag inano po, yung sa ano? Pagka-square? Ah, yung sa min? Sa min? Oo po. Ni-round off ko po kasi. Ah, oo. Baka, oh, kaya siguro mataas sige. Ka. Sige po, ulitin ko na lang. Huwag mo na i-run off. Sige po. Huwag mo na i-run off. Sir? Yes, yes. Masabot question, hindi po. May tanong po ako. Ah, sige, sige. Anong tanong mo? Ano po pag sa min, may decimal po siya? Kailangan po ba, ano, whole number? Hindi, hindi. Ganun pa rin. Pero sa isasama ko po ba yung decimal niya kapag kinumpute ko na yung, ano, absolute min? Absolute min? Oo. Di ba gagawin mo lang positive yun? Sige po. Thank you, sir. Sir? Yes, yes. May sagot ka na. Ano po yung ano, mean deviation sa 1 po? 24.17. 24 po? Oo, 0.17. Anong ko? Yan, nakuha mo yan. Nakuha mo yan. Ganyan din ang answer mo. Iba po, sir. Anong sagot mo? Anong sagot mo? 20.89. Ah, baka di-run-off mo? Hindi, sinama ko pa rin po yung mga point niya. Try ko na lang po ulit. Oh, divided by 6, ha? Sir, ganun din sa akin. 20.89. Lumalabas. Hmm. So, natin yan, 24.17. Ano po, sir? 24 or 34 po? 24.17. Okay. I-try nyo kayang variance, mas mabilis. I-square nyo yung mga... I-square nyo yung... pag nakuha nyo na yung... mean nyo? Pero good ko po sa bayan, sir, ano? 672. Parang ang laki, ah. Very good. Nakuha mo na. 672.2. Yan. Correct. 672.17. Pares tayo? Ang nakuha ko po kasing summation of yung x minus pin squared is 3,361.
divided by 5 ko po. 672. Point very two. Good. Oh, very good. Point 2, tama. Point 17 sa akin. Picturean mo yan, ha? Picturean mo yan, De La Cruz. And then, pag in-square root mo yan, pag square root mo yung 672, 25.9. Standard deviation yan. Opo. Nakuha nyo? Ako, sir. Ayun na ba yun, sir? Or... Nakuha ako din po, sir. Very good, very good. Ano pangalan? Yung nakakuha ng standard deviation. Tolentino, sir. Very good, very good, Tolentino. Ilan okay. Din po, sir. Oh, very good. Okay, picturean mo yan, ha. Ilagay mo sa group chat para makita nila. Tolentino, nakuha mo ba yung mean absolute deviation? Yung ano po, 672.166. Yung or mean yung, absolute deviation? Yung 25.92. 24.17 ako eh. Anong sagot nyo? 25.92. Ah, 25.92. But sa variance, 672 ang sagot niya? Opo, 672.166. Oh, very good. Saka square root. Square root is 25.93. Oo, tama. Ah, sir, 93 pala. Oo, tama. Okay na pala. Okay. Ito, number 2. At dito, ang gagamitin lang natin yung variance kasi ang tinatanong dito standard deviation eh. Pag meron na tayong variance, square rootin natin yung variance, yun yung value ng standard deviation. One, two, three, four, five. Tigli limang scores, oh. Anong min ng yung unang group na score? Ano po? 11? Oh, tama. 11. And then yung set B, letter B. Wait lang, sir. Wala pa po sa B. 10.2. Ah, very good. 10.8, di ba? Tama. 10, 54 divided by 5. Parehas tayo. 54 divided by 5. Yung total niya. 6 plus 10. 8 plus 10. Anong nakuha mo? 10.8. Oh, very good. Huwag mo nang i-run off yung 10.8. Sige po, sir. Para actual.
May sagot na kayo sa set A? May sagot na kayo? Standard deviation? Opo. May sagot ka na? Opo. Anong sagot mo? Sa unang set po? Ah, anong unang set? Yung variation po, 20.8. Tapos, yung SD ko po ay 4.56. Ba't ako, sagot ko sa standard deviation, 5.1. Sir, ako din po 4.56 din, sir. 4.56 ka rin. Sa pangalawa po, 4.11. 4.11. 4.12. 4.118 po kasi lumalabas. Eh. Oo. Binawasan mo yung 10.8. So, hindi ka nag-run off. Ang sagot ko sa set B kasi is 4.6 eh. 4.6. Sinong parehas ng sagot kami? Sir, ano po ulit yung sagot? Sa yung una, 5.1. Parehas ka? Parehas sa'yo? 5.2 po yung akin eh. Oh, pwede na yan. Lapit okay. Na. Oo. Yung letter B. So, 5 pa lang po. Anong apelido? Anong apelido yan? Nakuha mo ang 5.2. Salay po. Ah, very good. Thank you. So, lumalabas, sir. O pwedeng either way po, lumalabas mas mataas yung unang bracket. Oo, tama. Ang sagot natin dito, mas mataas na standard deviation yung una. Kasi 5.1 eh. Yung letter B kasi 4.6 eh. Ang meaning yan, yung una, mas farther yung kanilang mga score sa mean. Yung spread ng mga scores, mas medyo malayo. Ang mas malalapit na closer sa mean ay yung set B. Kasi 4.6 lang mas mababa. Okay? Yan. Kumbaga, pag interpret natin yan, mas consistent ng set B. Okay? Alam niyo, pag titignan mo, parang kindim eh. Ang hirap i-determine. Kasi di ba, magkakalapit kasi yung kanilang mga scores eh. Yung una, 5 ang lowest, ang highest nila 17. Dito sa letter B, ang lowest natin 6 saka 18, no? Yun, nakatulong yan, no? Maging consistent siya. 6, 8, 10, 12, saka 18. Kaya kung meron mababa, kindin yan eh. Nakakapag-contribute ng kindin yan. Mataas na variability. Okay? Yan. Kumbaga, kung sa sales niyo ito, meron sa una, sa first week niyo, meron kayong talagang lowest na sales niyong 5,000. Okay? If this data are in 1,000, di ba? Describing ng sales ng isang business niyo. The next week is ang lowest niyo 6,000. Okay? And then mayroon kayong highest na 18,000 sales niyo. Okay? Madali lang. Yes. Di ba yung sa una, sir? Di ba yung unang set ng scores na 5, 7, 11, 15, 17? Tapos, ang pinaka nakuha pong, ano, di ba po, 5.2? Tama po ba? Oo, tama. 5.1. Kasi po, ano eh, nakakupit ko po siya, dinivide ko siya sa 5. So, 5.2. Hindi po ba siya imaminus sa 1? Kasi para po maging variant, ano po siya,
O tama, kinyan. Over niya 4, di ba, n minus 1? Opo, kasi nung dinivide, nung inad ko po yung x minus n squared or x minus mean squared, 104, tapos dinivide ko po siya sa 4. Naging ano po, naging 26 po siya. Oh, tama, tama, 26. Ayun ang sagot ko sa variance, 26. Tapos dinivide po sa, ay, in-square root po, no? Oo. Naging 5.09. So, oh, magiging 5.1, tama. Ah, okay po. Yan yung sagot ko, ah. Picturean nyo yan, De La Cruz. Sige. Ah. Miss Alec, 5.1 ang sagot mo? Opo, sir. 5.09 din po yun. Oo. Kasi variance natin, 26 eh. Kaya lang yung set B, talaga mas mababa talaga kasi ang variance niya, 21.2 lang eh. Oh. Kaya pag in-square root mo yung 21.2. 4.6. Oo, 4.6. Yan, 4.6. Very good. Okay. Kaya lang, bakit mas prepare natin ng standard deviation kaysa variance? Ano yung explanation natin? Mas maganda po siyang i-ano. Parang yung pang-low variable. Oo. Maganda po mas bababa. Oo. Aside sa mas bumaba yung value niya, bumalik siya sa original unit. Kasi di ba yung variance, square unit yan. Kasi di ba, in-square natin ang mga x minus mean. Automatic yan, ang magiging unit niyang variance na yan, square. Okay? Yan. Eh, gusto natin yung variability. Eh. Di ba? Na walang square. Okay? Kaya, mas maganda, square root natin siya. Mas magandang measure siya ng variability. Okay? Aside sa bumaba yung digit niya. Okay? Yan. Tingnan niyo yung grading natin. 'Di ba? Ang grading natin 100 ganyan, 99, but tina-transmit natin siya sa 1, sa 2, sa 3, yung passing natin 3. Eh. Yung 75 to 78, 3.0. And then yung ating mga below 75 to 65 to 60, 5.0, di ba? Kumbaga, ginawa natin mas one digit yung mga two digits na grading. Okay? Okay, last. Meron tayong last dito eh. Yung tinatawag na measures of coefficients of variation. Okay, ito, madaling formula ito, just like yung range. It is the ratio of standard deviation to the mean. Okay? It is used to compare the variability of two or more sets of data having different units. Okay? Yan. Yung magkaibang category, ay na example, oh. Ayan. Yung una natin statistics, assist niya, yung isang player. And then yung points niya, yan yung kinating, we are trying to compare, okay? Kung saan siya nag-perform ng mas effective, okay? Yung assist ba niya, okay? Yung performance assist o yung ginawa niya mga points sa game, okay? Yan. Anong sagot niyo sa assist? Kunin niyo yung coefficients of variation. Mr. Baro, may sagot ka na? Wala po siya. Oo.
ang gagawin mo, i-divide mo yung... I-divide lang ba yan, i-divide, sir? Oh, i-divide mo yung kilang standard deviation sa mean. Tama pala yun. Sakit times 100. 100 po? 100% yun. Oh, times 100. Okay, tama nga. Anong CB ng assist niya? Itong player. Very good. 50.17%. So yung nagawa niyang points. Okay, very good, tama. 23.73, tama. Yun ang sagot nyo? Tapos, sir. Oh, big. Sino ito? Sino sumagot? Sinong nakakuha ng 50.17 kanina? Ako, sir. Anong pangalan? Tolentino po. Oh, very good. Dami mo ng recitation. Mr. Tolentino. Kanino ka inspired, Tolentino? Wala, sir. Inspired ka, Pasko na eh. Di ba? Pasko na. Baka marami kang gift. Divided by the mean. Okay? Yan. Sino mag-interpret? Saan siya mas consistent? Sa laro niya? Sa assist. Sa assist niya o sa points niya? Yung player A. Saan siya mas consistent? Assist po. Okay. Dito rin, parang kindin siya. Parang standard deviation. The lower, the better. Okay? Kaya mas consistent siya sa points niya. Okay? We conclude that the player is more consistent in making points. Kasi ang kanyang coefficients of variation is 23.73 than sa assist niya, which is 50.17. Okay? Yan. Magaling mag-shoot. Okay? Yan. Ang average niya, 23. Marami na ba yan, De La Cruz? Marami na ba yan? Sa isang laro? Pag naka 23 points ka. Marami na, may na-train yun, sir. Oh, di ba ang nararating ng points mga 60, di ba? Tama ba? Yung 1 game. Opo, 60 to 80 yung mga average niya. Ah, ganyan ang mga total points. Okay? Oh, kung halimbawa umabot yung team niyo ng mga 60 plus, oh. Kumbaga, one third of this player, oh. Ang dami points. Ba, 3 points to, oh. Di ba? Madali lang. Next week na tayo mag-quiz nito, ah. Mag-quiz pa tayo. Meron pa tayo di-discuss na Z-score sa Thursday. Z-score, sir? Z-score. Yun ba, sir, yung may... Eh, madali lang din yun. Yun ba, sir, yung may ano, yung may Z-table? Ah, malapit na tayo din. Di-discuss din natin yun. Goodness. Hoy, mga nag-recite ha.
Ilagay nyo sa group chat. Lagay nyo December 1. December 1. First day of December.